Ecclesiasticus chapter 13. Siyang humipo sa aspalto ay madudumihan niya on, at siya na may pakikisama sa isang mapagmataas na tao ay magiging katulad niya. Huwag mong pabigatin ang iyong sarili ng higit sa iyong kapangyarihan habang ikaw ay nabubuhay, at huwag kang makisama sa isa na lalong makapangyarihan at lalong mayaman kaysa sa iyo. Sapagkat paanong nagkakasundo ang takuri at ang palayok sa lupa? Sapagkat kung sila ay paghampasin, ito ay mawawasak. Ang mayaman ay gumawa ng masama, at gayon may nananakot siya. Ang dukha ay inaapi, at siya'y dapat ding magmakaawa. Kung ikaw ay para sa kanyang kapakinabangan, kanyang gagamitin ka. Ngunit kung wala ka, ay iiwan ka niya. Kung mayroon kang anumang bagay, siya'y maninirahan sa iyo. Oo, huhubaran ka niya, at hindi siya magsisisi. Kung siya ay nangangailangan sa iyo, kanyang dadayain ka, at ningitian ka, at ilalagay ka sa pag-asa. Siya ay magsasalita sa iyo ng mabuti, sasabihin anong kailangan mo, at ihihiya ka niya sa pamamagitan ng kanyang mga pagkain, hanggang sa matuyo ka niya ng 2 beses o 3 beses, at sa huli ay pagtatawanan ka niya, kapag nakita ka niya, ay iiwan ka niya, at iiling ang kanyang ulo sa iyo. Mag-ingat na huwag kang maninlang at mahulog sa iyong kagalakan. Kung anyayahan ka ng isang makapangyarihang tao, lumayo ka, at lalo ka pa niyang aanyayahan. Huwag mo siyang pilitin, baka ikaw ay itaboy. Huwag kang tumayo sa malayo, baka ikaw ay makalimutan. Huwag kang magpapantay sa kanya sa pananalita. Huwag kang maniwala sa kanyang maraming salita, sapagkat sa maraming pakikipag-usap ay tutuksuhin ka niya, at numingiti sa iyo ay ilalabas ang iyong mga lihim. Ngunit sa kulupitan ay ihahayag niya ang iyong mga salita, at hindi magtitiis na saktan ka, at ilalagay ka sa bilangguan. Magmasid ka at mag-ingat na mabuti, sapagkat ikaw ay lumalakad sa panganib ng iyong pagkabagsak. Pagka iyong narinig ang mga bagay na ito, gumising ka sa iyong pagtulog. Mahalin mo ang Panginoon sa buong buhay mo, at tumawag ka sa Kanya para sa iyong kaligtasan. Iniibig ng bawat hayop ang kanyang katulad, at ang bawat tao ay umiibig sa kanyang kapwa. Ang lahat ng laman ay magkakasama ayon sa uri, at ang isang tao ay makikisama sa kanyang katulad. Anong pakikisama mayroon ang lobo sa tupa? Gayun din ang makasalanan kasama ng makadiyos. Anong kasunduan ang mayroon sa pagitan ng hayina at isang aso? At anong kapayapaan sa pagitan ng mayaman at mahirap? Kung paano ang mabangis na asno ay biktima ng leyon sa ilang, ngayon kinakain ng mayaman ang dukha. Kung paano ang mayabang ay napopuot sa pagpapakumbaba, gayon ang mayaman ay nasusuklam sa dukha. Ang taong mayaman na nagsisimulang mabuwal ay itinataguyod ng kanyang mga kaibigan. Ngunit ang dukha na nahuhulog ay itinataboy ng kanyang mga kaibigan. Pagka ang isang mayaman ay nabuwal, siya ay may maraming katulong. Siya ay nagsasalita ng mga bagay na hindi dapat sabihin, at gayon may inaaring ganap siya ng mga tao. Ang dukha ay nadulas, at gayon may sinaway din nila siya. Siya ay nagsalita ng matalino, at hindi magkaroon ng lugar. Pagka ang isang taong mayaman ay nagsasalita, ang bawat tao ay nagpipigil ng kanyang dila. At tingnan mo kung ano ang kanyang sinasabi, kanilang itinataas sa mga alapaap. Natapwat kung ang dukha ay magsalita, ay kanilang sasabihin, sinong tao ito? At kung siya'y matisod, siya'y tutulong sa pagbabagsak sa kanya. Ang kayamanan ay mabuti sa kanya na walang kasalanan, at ang karalitaan ay masama sa bibig ng masama. Ang puso ng tao ay nagbabago ng kanyang mukha, maging ito ay para sa mabuti o masama, at ang masayang puso ay gumagawa ng masayang mukha. Ang masayang mukha ay tanda ng pusong nasa kasaganaan, ng paghahanap ng mga talinghaga ay nakakapagod na paggawa ng isip.